maligayang pagbabalik, mga mandirigma ng kasaysayan. Ngayon, sasabak tayo sa mundo ng sinaunang digmaan para tuklasin ang 10 napaka-epektibong sandata na nagpabago ng mga labanan at nagbunga ng mga alamat. Ang mga sandatang ito ay ginamit ng ilan sa pinakamalalakas na mandirigma sa kasaysayan at bawat isa'y may iniwang bakas sa larangan ng digmaan. Mula sa matalinong disenyo hanggang sa purong lakas, ang mga sandatang ito ay nagbigay daan sa pagpapabago ng kasaysayan. Kaya't simulan na natin. Number 10, Polybolos. Unahin na natin ang Polybolos, isang sinaunang sandata mula sa Greece na madalas itinuturing na unang machine gun sa buong mundo. Ang automatic na panana ito ay kayang magpaulan ng maraming palaso ng sunod-sunod dahil sa kanyang sopistikadong disenyo. Ang Polybolos ay gumagamit ng windlass para hatakin ang bowstring pabalik, habang ang magazine ay naglalagay ng palaso sa firing mechanism. Ang mapanganib na inobasyong ito ay nagbigay daan sa mga sundalong Griyego na magpakawala ng walang kumpay na buhos ng mga palaso na nagpatumba sa kanilang mga kalaban. Isipin mo ang takot na dulot ng isang linya ng Polybolos. Bawat isa'y naghahasik ng kamatayan ng may walang kapantay na katumpakan. Bagaman komplikado itong gamitin, ang Polybolos ay isang patunay ng katalinuhan ng mga sinaunang Griyego pagdating sa digmaan. Number 9, Urumi. Sunod tayo sa sinaunang India, kung saan makikita ang Urumi, isang sandatang kasing delikado para sa gumagamit nito gaya ng sa kalaban. Ang Urumi ay isang flexible na espada gawa sa maninipis at matatalim na bakal na piraso. Maaari itong isuot sa baywang na parang sinturon at ibuka para magbigay ng napakabilis na mga hiwa sa kalaban. Kinakailangan ng natatanging kasanayan para gamitin ito, dahil ang flexibility nito ay nangangahulugang maaari itong umatake sa maraming direksyon ng sabay-sabay. Isa itong espada at latigo sa iisang sandata na kayang magbigay ng napakatinding hiwa sa bawat hampas. Ang sandatang ito ay hindi lamang para sa depensa. Sa kamay ng isang bihasa, isa itong nakakatakot na sandata sa pag-atake. Number 8, Bagnak. Mula pa rin sa India, narito ang Bagnak o Tiger's Claw, dinisenyo upang gayahin ang nakamamatay na galaw ng pangalmot ng tigre. Ang sandatang ito ay sinusuot sa mga buko at ginagamit sa malapitan na labanan. Ang Bagnak ay paborito ng mga asasin at mandirigma. Perpekto para sa mabibilis at nakamamatay na mga atake. Ang maliit na sukat nito ay nagpapadali sa pagtatago na nagbibigay ng elemento ng sorpresa sa labanan. Ang Bagnak ay kayang punitin ang laman at buto na ginagawa itong isang mapanganib na sandata sa mano-manong labanan. Sinasabi ng mga alamat na ginamit ni Shivaji, isang maratha na mandirigma, ang Bagnak upang patayin ang makapangyarihang general na si Afzal Khan ng Bijapur na nagpatibay sa katayuan nito sa kasaysayan. Number 7, Sarisa. Ang sarisa ay ang sibat na tumulong kay Alexander the Great na masakop ang malalaking bahagi ng kilalang mundo. Ang hindi kapani-paniwalang haba ng sibat na ito na karaniwang nasa 18 hanggang 22 talampakan ay ginagamit ng Macedonian Phalanx, isang siksik na formation ng mga kawal. Ang haba ng sarisa ay nagbigay daan sa mga sundalong Macedonian na atakihin ang kanilang mga kalaban bago pa man sila makalapit.
ang haba at bigat nito ay nangangailangan ng parehong mga kamay upang gamitin. Kaya't ang mga sundalo ay may dalang maliliit na kalasag para sa proteksyon. Ang sarisa ay isang pangunahing sandata para sa dominasyon ng mga hukbong Macedonian na lumikha ng isang hindi matagusan na pader ng mga sibat na sumisira sa mga tropa ng kalaban bago pa man sila makalapit. Number 6. Kopesh. Balik tayo sa sinaunang Egypt kung saan may kita natin ang Kopesh, isang sandata na pinagsasama ang lakas ng isang espada sa paghiwa at ang talim ng isang palakol. Ang espada na ito na may hugis karit at dinisenyo para sa malapitan na labanan. Ito ay may kurbadong talim na perpekto para sa paghila at pagtanggal ng mga kalasag o sandata ng kalaban. Ang kopesh ay hindi lamang isang sandata ng digmaan. Isa rin itong simbolo ng kapangyarihan at otoridad. Madalas na ipinapakita sa mga kamay ng mga paraon at Diyos sa sinaunang sining ng Egypt. Ang natatanging hugis nito ay ginagawa itong isang versatile na kasangkapan sa larangan ng digmaan at kayang magbigay ng malalakas na hiwa at saksak. Number 5. Atlatl. Ang atlatl ay isang kasangkapan para sa pagtapon ng sibat at isang revolusyonaryo sa prehistorikong pangangaso at digmaan. Ang simple ngunit epektibong kasangkapan na ito ay nagbigay daan sa mga sinaunang tao na magtapon ng mga sibat na may kamanghamanghang bilis at lakas na lubos na nagpapalayo sa kanilang saklaw. Ang atlatl ay binubuo ng isang patpat na may hook o socket na humahawak sa dulo ng sibat. Sa isang mabilis na galaw ng pulso, ang sibat ay naitatapon na may mas mataas na bilis kaysa maitatapon lamang ng kamay. Ang atlatl ay ginamit ng iba't ibang kultura sa buong mundo, kabilang ang mga Aztec at Australian Aboriginals. Napaka-epektibo nito kaya't nananatili itong ginagamit sa loob ng libo-libong taon, kahit na patuloy ang pag-unlad ng ibang mga sandata. Number 4. Archimedes' Death Ray. Pasok tayo sa mundo ng sinaunang agham, kung saan narito ang Archimedes' Death Ray. Bagamat pinagtatalunan ang kanyang pag-iral, sinasabing si Archimedes ang dakilang matematisyan at inhinyero ng Greece na lumikha ng paraan upang sunugin ang mga barko ng kalaban gamit ang sinag ng araw. Sa pamamagitan ng pagposisyon ng serye ng mga salamin upang ituon ang sinag ng araw sa isang punto, sinasabing lumikha si Archimedes ng isang sinag ng init na kayang magsindi ng mga kahoy na barko. Totoo man ito o hindi, ang ideya ng Death Ray ay nagpapakita ng katalinuhan at ambisyon ng mga sinaunang inhinyero na gustong sakupin ang kapangyarihan ng araw. Number 3. Odachi. Ang Odachi ay isang higanteng espada mula sa Japan na kung minsan umaabot ng higit sa 6 na talampakan ang haba. Ang paghawak sa ganitong kalaking talim ay nangangailangan ng napakalakas na puwersa at kasanayan na ginagawa itong simbolo ng kakayahan ng isang mandirigma. Ang Odachi ay ginagamit ng mga sundalo sa lupa upang magpatumba ng mga kalaban sa malawak na mga pag-atake at kayang hatiin ang parehong armor at laman. Dahil sa laki nito, madalas itong dala sa likod o ng isang katulong. Hindi lamang ito isang sandata ng digmaan, kundi isang seremonyal na bagay din. Ginagamit sa mga alay at ritual sa relihiyon. Ang presensya ng isang odachi sa larangan ng digmaan ay sapat na upang takutin ang mga kalaban. Number 2. Lantern Shields. Ang lantern shield ay isa sa mga pinakanatatanging sandata sa ating listahan. Nagmula sa Renaissance Italy,
Ang sandatang ito ay isang multifunctional na kasangkapan na pinagsasama ang isang maliit na buckler shield na may lampara at talim na nakausli mula sa mga gilid. Ang lampara ay maaaring gamitin upang bulagin ang mga kalaban sa mga duelo o laban sa gabi, habang ang kalasag ay nagbibigay ng proteksyon at ang mga talim ay nagbibigay daan para sa malapitan na labanan. Isa itong sandata na dinisenyo para sa sariling depensa sa maikitid na kalye ng mga lungsod ng Italia, kung saan ang panganib ay maaaring nakatago sa bawat sulok. Ang lantern shield ay sumasalamin sa pagkamalikhain at kasipagan ng mga sandata ng Renaissance na ginawang nakamamatay na kasangkapan ng isang pang-araw-araw na bagay para sa kaligtasan. Number 1, Zweihänder. Nangunguna sa ating listahan ang makapangyarihang Zweihänder, isang higanteng dalawang kamay na espada na ginamit ng mga German noong Renaissance. Ang napakalaking sandata na ito ay madalas na higit sa 6 na talampakan ang haba. Ito ay hawak gamit ang parehong kamay na nagiging isang nakakatakot na tanawin sa larangan ng digmaan. Ang Zweihänder ay ginagamit upang wasakin ang mga formation ng sibat ng kalaban. Ang bigat at haba nito ay nagbibigay daan upang durugin ang armor at patumbahin ang maraming kalaban sa isang hampas. Isa itong sandata na nangangailangan ng napakalakas na puwersa at kasanayan, at ang mga bihasa rito ay tinitingala. Ang Zweihänder ay hindi lamang isang sandata ng digmaan, ito ay isang simbolo ng lakas at tapang ng mandirigma. At yan na nga ang 10 napaka-epektibong sinaunang sandata na naghubog sa kasaysayan. Ang mga sandatang ito ay hindi lamang kasangkapan sa digmaan, kundi simbolo rin ng kultura at kabihasnan na gumamit sa kanila. Alin sa mga ito ang pinaka nakakaakit sa iyo? Ipaalam sa akin sa mga komento at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa higit pang malalim na pagtalakay sa kamangha-manghang mundo ng kasaysayan. Hanggang sa muli at manatiling matalim!